Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw. So ang video ng ito ay maghahatid sa inyong aral patungkol sa Araling 3 na kung saan ay tumutukoy sa mga kasanayan sa mapanuring pagbasa at pagsulat ng pananaliksik. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong ipapilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Bayahan Cayetin Lomenda, nagmula sa ikaunang taon ng Bachelor of Science in Community Development. So ang aking tatalakayin ngayon ay patungkol sa paksang Araling 3 na kung saan ay tumutukoy sa mga kasanayan sa mapanuring pagbasa at pagsulat ng pananaliksik. So ang una ay ang pagsulat ng paraphrase. So ano nga bang kahulugan ng pagsulat ng paraphrase? Ayon sa kahulugan nito, ang pagsulat ng paraphrase ay tumutukoy sa muling pagpapahayag ng ideya ng mayakda sa ibang pamamaraan at pananalita upang padaliin at palinawin ito para sa mambabasa. Mahalaga din daw ang paraphrase sa pananaliksik upang tukuyin ang pinagmulan ng isang ideya o kaisipan at ipahayag ito sa pamamaraan ng makatutulong sa pananaliksik. So, sinasabi dito na ang paraphrase ay isang pag-uulit ng isang teksto sa iba pang anyo o iba pang mga salita upang padaliin at palinawin ito sa mga mababasa. Mahalaga din ang pagsulat ng paraphrase upang malaman ang pangunahing paksa o mensahe na nais ipabatid ng teksto. Ang halimbawa nito ay ang pagpapaliwanag at panukala ni Benvenido Lombera noong taong 2000 pahina 130 na kung saan ay ang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa na magiging daluyan ng mga aspirasyon at pagpapahalaga ng mga karaniwang mamamayan. Ito rin ay dahil sa mas katanggap-tanggap daw ang paggamit ng wikang Ingles sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at paaralan na kung saan ay ang wikang hindi nauunawaan ng mamamayan. Ang wikang Filipino ay ang ating wikang pambansa na kung saan ay ginagamit natin upang makipagkomunikasyon sa ating kapwa Pilipino. Upang maipahayag ang ating damdamin at opinyon sa ating kapwa na kung saan ay mas madali tayong maunawaan at maintindihan. Ito rin ang wikang ginagamit ng mga mamamayang Pilipino upang tayo mas madaling magkaunawaan at magkaintindihan at upang ang ating pinag-uusapan ay mas maging maayos. Ngunit, sinasabi din dito na ang wikang Ingles ay katanggap-tanggap na gamitin sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at paaralan na kung saan ay ating din ginagamit kapag tayo nasa eskwelahan, na ito ay ginagamit nating wika upang makipag-communication sa ating guro at sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Para sa akin, ang paggamit ng dalawang wikang ito ay nakadepende sa ating kausap. Dahil minsan, ang iyong kausap ay hindi nakakaintindi ng wikang Filipino na kung saan ay ang wikang Ingles ang inyong gagamitin upang kayo ay magkaunawaan at magkaintindihan. Kagaya lamang ng mga dayuhan na kung saan ay ginagamit natin ang wikang Ingles upang makipagkomunikasyon sa kanila. So dito lamang po nagtatapos ang aking ulat. Ito po ay pagpapatuloy ni Julidine Monserrate. Abstract. Ang abstract ay isang maikling buod na iyong natapos na pananaliksik. Ito ay nilayan upang ilarawan ang iyong trabaho ng hindi naglalagay na napakahusay na detalye. Ang abstract ay dapat na nakapaloob sa sarili at maibsi na nagpapaliwanag ng iyong trabaho na maikli at malino hanggat maaari. Sa maikling salita, ang abstract ay isang summary ng iyong ginagawa na project na kayang basahin na iyong nambabasa nito na nakahiwalay. Mahalaga din ang abstract dahil dito ay nagbibigay ng opinyon ng iyong kasama sa iyong proyekto. Review. Ang pagsusuri ay isang pagsusuri ng isang publikasyon, produkto, serbisyo o kumpanya o isang kritikal na pananaw sa mga kasalukuyang usapin sa panitikan, politiko o kultura. Bilang karagdagan sa isang kritikal na napagsusuri, ang may akda na pagsusuri ay maaari magtalaga sa trabaho ng isang rating upang ipahiwati ang kamag-anak na merito nito. Bilang isang individual ay kailangan natin maging mapanuri sa anumang aspeto ng ating buhay. Halimbawa na lang itong paparating na eleksyon. Bawat isa sa atin ay sinusuri ang bawat kandidato na gusto natin iloklok sa pagiging presidente. Sinusuri din natin ang kanilang plataforma at ang kanilang serbisyo sa ating bansa. Kaya importante ang pagiging mapanuri dahil para nito sa atin. Hello everyone, my name is Rodrigo Bigabiela from BSCD 1A. I report for today is all about layunin. Number 1, nakikilala at naintindihan ang mahalagang bahagi ng kasanayan
sa panuring pagbasa. Number 2, napapaliwanag ang bawat bahagi ng kasanayan sa panuring pagbasa. Number 3, nakapagsusuri at nakapagbibigay ng sariling opinyon batay sa binasang teksto. Ito ang mga halimbawa ng layunin. Ano po ang naging paksa natin sa nakaraang aralin? Isa-isa po natin tinalakay ang iba't ibang antas sa pagbasa. Lahat ng antas ay nagdadaan sa mambabasa upang makamit ang pinamataas na uri ng pagbasa. Ito ay sintetikal na pagbasa. Talakayin kung ano ang inyong obserbasyon sa bawat larawan. Una, isang matandang babae na babasa ng news. Pangalawa, yung batang tumatakbo at nagbabasa at masiyang nagbabasa ng kanyang binabasa. Pangatlo naman, isang matanda ay tila hindi niya nagustuhan ang kanyang binasa at mukhang gulat na gulat ito. At pang-apat naman, ay seryoso at nagbabasa, inaalam kung ano-ano ang napapaloob sa kanyang binasa. Tatlong bahagi ng panuring pagbasa. Una, bago magbasa, habang magbabasa, pagkatapos magbasa. Bago magbasa, sinisimulan ang pagbabasa sa pagsisiyasa sa tekstong babasahin. Ang pagsusuri ng paglabas ng katangian ng teksto ay mahalaga upang malaman ang tamang estratehiya sa pagbasa batay sa uring genre ng teksto o genre. Kinapapanooban ng reviewing observing ng isang teksto sa pamamagitan ng mabilisang pagtingin sa mga larawang pamagat at pangalawang pamagat sa loob ng aklat. Sa bahaging ito, iniugnay sa inisyal sa pagsisiyasa ng mga imbak at kaligiran kaalaman upang lubusang masuri kung anong uri ng teksto ang babasahin. Habang nagbabasa, nangyayari ang pinakamalaking bahagi ng cognition habang nagbabasa. Sa bahaging ito, sabay-sabay na pinaggagaan ng isang mambabasa ang iba't ibang kasanayan upang lubusang maunawaan ng teksto. Ang kanya mga naunang taong at prediction bago magbasa ay pinaghahawakan niya upang manatili ang focus sa aktibong pag-unawa sa binasa. Sa bahaging ito, lumalawak at umuunlad ang bakabularyo na mambabasa. Ano ang pananaw ng teksto? Pananaw ng teksto, ito ay pagtukoy sa kung ano ang preferensya ng manunulat sa teksto. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ako po si Bay Ashley Sinsuat Amelia. Pananaw or point of view, ito ay tinatawag ding punto de vista. Sa maluwag na pagtuturing, masasabing ito ay paraan ng pagtanaw ng manunulat sa kanyang akda. Gayunman, sa pagtalakay ng anumang akda o teksto, ito ay sumasagot sa tanong sino ang sumulat o nagkwento. Sa pamamagitan ng pananaw, nakilala ng mambabasa ang nilikha ng naglalahad at ng pangyayaring inilalahad. At gaano ang nalaman ng naglalahad? Ang pananaw na gagamitin sa teksto o akda ay nagkakadaragdag ng kawilihan sa pag-unawa nito. Ang pananaw ng author ay makikita sa pamamagitan ng mga panghalip na ginamit sa teksto. Unang panauhang pananaw ay matutukoy kapag ito ay naglalaman ng salitang ako, ko, akin at atin natin. Tayo, kami. Halimbawa, ako ay kumain. Kalawang panauhang pananaw, tagamasid. Matutukoy kapag ito ay naglalaman na salitang ikaw, mo, ka, iyo, kanila, kita, kayo, inyo, ninyo. Halimbawa, ikaw ay kumain. Panauhang pananaw, matutukoy kapag ito ay naglalaman na salitang siya, niya, kanya, sila, nila, kanila. Halimbawa, siya ay kumakain. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh and good morning to all of you. My name is Adzbora K. Urin and I am the last reporter for the topic book, Pagkilala sa Layunin, Pananaw at Damdamin ng Teksto.
Sa pamamagitan ng pagbabasa, matutuklasan ang mga damdamin, layunin at pananaw ng manunulat sa pagsulat ng teksto o akda, sinasadya man o hindi, mababakas ang saluobin at karanasan ng may akda sa kanyang isinulat. Matutukoy ang mga ito sa pamamagitan ng mga salitang ginamit sa teksto. Ang ibig sabihin nito, kung napapansin natin, pagka ikaw ay nagbabasa, talagang minsan makikita kung papaano na ilalarawan ang bugso ng damdamin dun sa iyong binabasa. Halimbawa, kung nagulat man o nalungkot o masaya at marami pang iba. Alam niya kasi, pagka nagbabasa ka, matutuklasan mo kung ano yung damdamin, kung ano yung tono, kung ano ang pinakalayunin, at kung ano ang pananaw ng naturang nagsulat niyan. Kasi talagang malalaman natin kung ano ba talaga ang punto ng nagsulat noon. Ngayon, aalamin natin kung ano ang damdamin. Damdamin o emosyon. Tumutukoy sa saloobing nililikha ng mambabasa sa teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, puot, takot, paghanga, pag-ibig o humaling, pagnanais, paggagulat, pagtataka, pag-asa, kawalan ng pag-asa, katapangan, pangamba, pagkainis, pagkayamot, at iba pang emosyon o damdamin. Pagka-emosyon o damdamin ng pag-uusapan, dito mo makikita, ano ba, masaya ba ang tono nito? I mean, masaya ba, malungkot ba, o may galit ba, o kaya nang aasar, o kaya parang wala lang. Doon pa lamang sa damdamin, mailalarawan mo kung ano yung punto doon. Video na inyong napanood ay mga halimbawa ng pagpapakita ng damdamin o emosyon. Dito na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po. Katapatan, kataimtiman at kamabuting paniniwala. Katumbas din ng salitang totoo ang terminong matimsya, ito ay kabaliktaran ng katagang kasinungalingan. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng idea o pangyayari na napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit na ibang lugar. Kadalasan din ginagamit ang katotohanan upang ikahulugan ang isang pagpapalagay na kaisa ng katunayan o realidad o katumpakan sa isang original o pamantayan. Minsan din na binibigyan kahulugan ang katotohanan sa makabagong konteksto bilang isang idea na ng totoo sa sarili. Okay. Mga expression ginagamit sa pagpapahayag ng katotohanan. Napatunayang mabisa ang mula sa pagbibiritika ng mga datos at impormasyong napatunayan ang isang mabisang pag-aaral at pagsusuri ang isinagawa kaya napatunayang ang mga tunay ng aking nakalap ay tunay na. Ayon sa mga dalubhasa na patunayan na, batay sa pag-aaral, totoong
mula sa mga datos ang aking nakalap talagang. Okay. Sa pagpapahayag ng katotohanan, kailangan maging tupat at wasto ang mga pahayag, salita at gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. Ang ganitong uri ng pahayag ay karaniwang may sa scientificong basihan gaya ng agham at siyensiya. Okay. Ang mga pahayag na katotohanan ay kadalasan sinusuportahan ng mga pinagkukunan. Ito ay mga impormasyon na maaaring mapatunayang totoo. Bihira itong magbago mula sa pinagkukunang impormasyon. Ginagamit ito ng mga panandang salita o parirala na batay sa ayon sa pinatutunayan ni sang-ayon sa mula kay tinutukoy na mababasa sa at iba pa. Okay, halimbawa ng panandang salita o parirala. Okay, halimbawa, ayon sa NEDA, umabot sa 6.6 ang inilago ng GDP ng Pilipinas noong 2021. So, ang pangungusap dito ay, ginamit na pangungusap ay ang ayon sa. At NEDA naman ang pinagmulan ng impormasyon. Pangalawa, batay sa survey ng social with sa social weather station, mga 21% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas sa pagkagutom noong 2012. So, sa pangungusap na ito, batay sa ang ginamit na panandang salita at social weather station ang pinagmulan ng impormasyon. Pangatlo, mababasa sa Philippine Star na lalong tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. So, sa pangungusap na ito ay mababasa sa ang ginamit na panandang salita at ang Philippine Star ang pinagmulan ng impormasyon. Okay. Mayroon ding mga pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng mga bagay ng walang katiyakan o walang sapat na basihan. Okay. Tandaan natin, ang isang pahayag ay makatotohanan kung ito ay may suportang datos, pag-aaral, pananaliksik, at suportang impormasyang na patunayang tama o mabisa para sa lahat. Kinakailangan na masusing pagbibiripika at pagsusuri upang malaman kung ang mga ito ay makatotohanan o hindi. Okay. Maging maingat sa pagpili at pagtanggap ng mga nasabing impormasyon. So, yun lang po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang opinion ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo, pero pwedeng masubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impression, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Ang opinion na tinatawag ding kuro-kuro ay ang iyong sariling pananaw tungkol sa mga bagay-bagay o pangyayari. Ang opinyon ay pwedeng totoo at pwede ring hindi. Ito ay sa loobin lamang ng isang tao batay sa kanyang sariling kahulugan sa mga nakikita. Kadalasang gumagamit ng mga pananda ang mga opinyon upang malaman ito ay pansariling pagtingin o paghusga lamang gaya ng sa tingin ko, mas mabuting sumunod tayo sa tagubilin ng mga frontliners upang maging ligtas tayo at ang ating pamilya sa COVID-19. At ang sunod,
Kung ako ang tatanungin, mas delikado ang face-to-face classes dahil hindi pa lubusang nawawala ang virus sa ating lugar. And the next one, sa palagay ko, ninanais lamang ng gobyerno na maibalik ang ekonomiya kaya medyo nagiging maluwag sila habang tumatagal. And the next one, para sa akin, isang mabisang pananggalang sa virus ang pag-inom ng pinakulo ang luya. And the last example, sa aking opinion, mas ligtas tayo sa bahay kaysa sa paaralan. Yun Lang Po at Mer-